At tatanungin natin yung mga kababayan natin tungkol sa naranasang kahirapan dahil sa pandemya. Ano ho yung naranasan yung kahirapan dahil sa pandemya, Nanay? Nakakawala ng trabaho, nakawala ng makakain. Tapos ano pa? Yung vaccination, di ka pa pwedeng lumabas. Oh, dito lang kami sa loob ng bahay. Ano mangyayari sa amin dito? Hindi ko makahanap buhay. Diba? Yun yung... Yun ang talagang kailangan natin, yung magkakaroon ng harap buhay. Kahit na may dapat ganyan, magla-lockdown. Yung mga nagtatrabaho, dapat hindi na nila yung sinasama sa... Ano? Tapos may isa pang punto dito, Nanay. Pag nagpa-restro ka doon sa bakunahan, oh, pabalik-balikin yung tao, hindi ba baksinan agad? Yun yung isang malaking problema. Ang daming pang requirements na kailangan. Requirements na kailangan. May ID kailangan. Ang dalila lang. Mahal. Yung ID. Kung kailangan daw, wala namang 39 dahil bukwa ka pa 300. Oh, wala ka namang 300 dahil wala ka namang trabaho. Paano pa makakapag-vaccine? Tapos, hindi rin makakapag-vaccine yung may mga sakit yung minararamdaman. So, go, may maintenance. Hindi ako pwede magpa-vaccine. Hindi makakalabas ng manlang ng bayan. Sisitahin ka lang sa nang hindi ka ba nagpa-vaccine. O, paano yan? Ay, lintikan. Paano ba yan? Imbis na makakamunta ka sa kamag-anak mo, hindi makapunta. Dahil bawal. Hindi ka naka-vaccine. Ito lang, napapakita ka ng At saka i-rise up natin, Nanay, yung vaccination area nila, ginagawa pa nilang negosyo yung bullpen. Bullpen lang mismo, local government, hindi kaya mag-provide ng bullpen, binibenta pa nila sa mga tao, hirap na hirap na. Kailangan yun yung pa, isa pa. Yung mga walang ano, oto, mura lang ito, kailangan, wala kang bulten, huwag magkari ito, bibintan nyo, kailangan bilhin nyo. O, di yun, meron na silang, ano, negosyo na, ay, gusto, paano kung walang pera pang bilhin? Wala nang makakapamakakawan. Sulat ng mga, ganyan, hirapan, yung trabaho yung ginagawa ng bakit. Ayun. Magpa-register ka doon, hindi mo malaman kung kailan ka mababaksinan kasi ititext ka lang daw, pero siyam-siyam na ang umabot, hindi ka pa nabaksinan, di ba? Meron Johnson na isang baksin lang daw yun, ano na, okay na. Yun, Johnson, isang baksin lang yun, meron doble, yun, maganda din daw yun. Parang... may una at pangalawang baksin. Pero mas gusto nila yung isa lang. Yung Johnson. Tapuntahan kaya lang, tatawagan ka pa. Kailan? Ay, so. Doon yung mga pamangin ko, kahapon na pa-register. Hindi pa alam kung kailan yung pa-vaccine dahil registered lang. Ang hinaing ng mga tao, dapat yung mga walk-in na babaksinan, payaga na yung mga walk-in para kung yung ang objective ng gobyerno is mabaksinan lahat, kada may pumasok na walk-in, injection na agad para tapos ng problema. Kaso ang nararanasan ng taong bayan dito, pinapahaba pa nila yung proseso, sila mismo ang sani ng pagpapahaba ng proseso tungkol sa vaccination. Ang mga tao ho rito gustong magpabakuna, pero nahihirapan sila sa proseso ng local government unit natin kung paano sila babakunahan kasi pabalik-balikin pa sila doon. Nakaparegister na yung babakunahan. Pababalikin-balikin nila. Yun yung malaking problema dito sa mga Islam area. Sa mga kailangan. O, tin ID mo. O, ano mong mga importante. Wala ka nun. At saka ang nirarise nilang punto rito, halimbawa, taga Pasig, Antipolo, Marikina, kahit ma-interchange sana yung lugar ng vicinity kung saan sila nakatira, tanggapin sana, hindi sana kung saan constituent lang sila bilong, doon sila magpabakuna, kasi parehas naman tayo lahat Pilipino.
yun yung nais nilang iparating sa ating pamahalaan. Ano pa ho yung kahilingan natin, nanay? Dapat naman yung mga yung mag-supply ba sa mga mahihirap ba? Wala man lang dito sa mga mahihirap, wala man lang supply na pagkain. Yun yung hinaing ng mga maliliit na tao. Yung nag-lockdown na sila, pero yung tulong na para doon sa lockdown, siyam-siyam bago makarating sa yung consignee kung kanino maibibigay yung sa mga benepisyaryo ng lockdown. Hindi agad-agad makakarating doon. Natapos na lang yung lockdown, yung tulong pinansyal para sa mga kababayan natin, wala hong nakarating sa kanila. Yun yung naranasan dito sa mga normal na taong maliliit kagaya namin. Dito na lang sa atin na to, ang dami na ngayon ng store namin. Wala mga minsan na ang pagkain, hirap na ngayon. Saan kumuhan, saan kukuhan ang pagkain. Paano ba yun? Doon yan, magita asait. Lockdown ka. Ano ba yun? Lockdown. Ano yan? Ano yung nais nice na parating sa ipinaupo lang nakaupo sa pamahalaan natin? Wala. Sana tapusin na itong kahirapan na ito para naman ang makabawi sa hindi po katrabaho. Kung mawawala na yung pandemya na yan, ngayon na makatrabaho yung tao. Wala nang problema. Sana yung presidente gumawa ng paraan para maiayos lahat yung mga dapat iayos din sa defense, gaya ng vaccine. Dapat lahat mabaksin ng para yung sabi nila kaligtasan daw, di ba? Pero yung pagpaparistro doon sa vaccine, anong masasabi nyo na magpaparistro ka roon tapos pabalik-balikin ka, ano yung masasabi nyo tungkol doon? Hindi mo naman kasalanan doon ng ano. Kasalanan yun ng mga nag-assist ba? Kasi hindi rin naman alam ng gobyerno yung mga ginagawa nila, di ba? Yung local government unit o ito. Sila naman yung may mga problema dyan. Kasi sila ang nag-proseso. Oo, na sana nangyipagtulungan din sila. Alam nilang ganun na ano yung mga tao, kalisperado, di ba? So, gusto na talaga nila magpabaksin, tapos pinabalik-balik naman nila. Di ba? Mira. Kaya, kawawa yung mga tao. Yung mga tao yung nagsasapi, di ba? Wala na ngang pera, wala na ngang mga trabaho, pa. Diba? Maraming salamat sa mga tagapakinig natin. Magandang umaga ho sa lahat.